Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron na naman tayo ditong tutorial. Ayan, meron tayo ditong terno na top at pants. So meron na siyang actual. Gagawan ko lang siya ng pattern. So ito na nga, ipapakita ko muna yung mga actual. Ayan. Ito yung top niya. Sure, maglalagay tayo dyan ng picture para ma-imagine nyo rin itong mga details ng mga damit na to. So, ito na nga yung ating pattern. Plus size siya ha. Pero yung actual nito ay free size. Ginawan ko siya ng plus size na pattern. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya nilagyan ng allowance. Ayan. So, ilalagay ko din dyan syempre yung mga sukat nung free size na ito. Picture. Kasi ang bust size nito ay 36. So, check nyo muna itong details na ito. Ang ganda ng pagkaka yung pagkaka-distribute ng kanyang details. Tingnan yung print niya. Nasa laylayan yung mga floral. Ayan. Bale, kinuha niya talaga, sinadya niya talagang kunin itong details na to. Bale, hindi niya sinunod yung pinaka-way ng tela eh, dito sa actual na to. Ayan, kinuha niya. Siguro yung pinaka-patayong linya, dun sa may pinaka-side, dun niya kinuha yung floral. Ito siya. Naka-piping lang siya fold ng 1/2 paikot. Tapos, yung sleeves niya, itong free size na to ay, yan, ito siya. 3/4 siya. Tapos, meron siyang cuff dito. Ayan, paikot lang siya. Ayan, ganda siya sa loob. Tapos, ayan. So, ito naman yung aking pattern. Ayan, share ko lang sa inyo itong mga details. Ito yung ating cuff. Ayan, unfold siya. Ganito ko siya pinattern. Ayan, folded on cloth. Yung finish nung kanyang pinaka-band ay 2 inches. So, yung kanyang mga side seam ay 1/4. Ayan siya. So, sleeves, cuff, times 2, plus size. Tapos ito naman yung kanyang sleeves. Ayan. Ayan siya. Bali, ginaya ko lang din yung aking pinaka-pattern ko. Ang nilagay ko dyan sa pattern ko ay 9 inches. Siyempre, dapat 9 inches yan dyan sa pinaka-armhole niya. Para pantay lang siya dyan na makukuha. Ang ating pattern po ay RTW base lamang. Ayan siya. So, sleeves times 2 plus size. Kasi sinusulat ko rin po dito yung details niya. So, 13 inches. Itong plus size, yung pinakahaba niya. Plus 2 inches sa cuff. Yan. Yan. Pantay lang po yan. Equals. Yan. Equals 15 inches para kahit pa paano yung client natin meron siyang idea sa pinaka-finish. Yung iba kasi nanghihingi sila ng specs. Lalo pag halimbawa meron silang details na hinihingi sa Shopee, Chanelin, etc. Ganun pa. Ayan siya. So, standard lang yung neckline nito. 4 inches yung deep mula sa pinakataas ng balikat. Ayan. Yung patayo. Tapos yung pinakahaba niya ay 28 inches. Malabo yung sulat ko pero sabihin ko naman sa inyo. Ayan. Yung pinakahaba ng blouse na to ha. Tapos linyang patayo times 1. Back times 2 times 1 yun. Tapos, ito naman po yung kanyang pants. So, parang bilis ko magsalita, no? Kaya yan! Ito na nga yung kanyang pants. Check nyo to. Sobrang cute. Kinuha din niya yung pinaka-details nung tela. Bali, kung yung sa pinakalapad ng tela, halimbawa 60 inches, ito naman yung pants na to. Yan, kinuha niya talaga yung details ng pinakalaylayan. Pero syempre, walang ganyang klaseng spandex kung patayo. Bali, paha lang niya itong kinuha. Sa pinakagilid, yung parang needle mark, halimbawa, dun yung design, dun niya kinuha yung details para dun sa floral. Ayan. So, yung crotch netong free size ay 11 inches plus 1 inch na garter. Bukod yung para sa garter, ha? Ang length po nito ay 34 inches. So, nag-grade lang ako dito ng 2 inches, bali yung total ng plus size ko dito ay 36 inches.
Ayan. Kung makikita niyo naman to, ito yung kakaiba sa kanya. Ayan. Wala siyang side seam. Pero paano ba yan, di ba? Paano ba makukuha yung walang side seam pero meron siyang allowance? So, ito na nga siya. I-share ko sa inyo. Ayan ha, may bulsa siya dyan. Pero parang alanganin, sobrang sikip ng bulsa na yan. Baka virgin. Char. Charot lang. Ayan, so makikita nyo naman siya dyan. Hanggang dito lang siya sa kabila din. Ayan. I-share ko sa inyo kung paano ginagawa yung pattern na yan. Ayan. Kaya sana syempre tapusin nyo itong aking vlog. At syempre huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Sobrang mahalaga po yan mga sis, mga bro. Ayan, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin yung notification bell dyan sa taas para lagi kayong updated sa ating mga tutorial. Alam mo yun? Ayan, so ito na nga. I-share ko na yung aking pattern para sa... Ito siya sa loob. Ito yung pinakaloob ng bulsa niya. Maliit lang yung bulsa niya. Pero pwede naman yun. Depende sa klase ng production niya kung okay lang sa inyo yung ganong kaliit. Siyempre gusto natin yung malaki, char. Char-char lang. Okay. Gusto ko lang happy kayo. Siyempre, boring na ayoko naman ng boring kayo habang nanonood kayo sa aking mga vlog. Ayan. So, share ko na nga ito. Ito na yung kanyang pinaka-pants. Mapapansin nyo yung kaninang detail sa pinaka-side. Ganito ang nangyari sa kanya. So, ito na yung kanyang pinaka-pajama. Ayan. Kanyang patayo, front and back, times 2. Plus size. Ito na nga siya. Ito naman yung kanyang pinaka-bulsa. Ayan. Ito yung bulsa nung actual. Kumpara sa bulsa nung aking pattern. Syempre, hindi ko ginaya yung actual. Ayan. Medyo alanganin kasi siya. Sobrang liit lang. Kaya gumawa ko ng sarili kong version, syempre. Para mas malaki yung kanyang bulsa. Times 2 siya. Pwede rin siyang times 4 kung gusto mong kabilaan yung bulsa. Basta komportable ka. Ito na nga. Yung kanyang waist, garter siya ng 1 inch, cut ng 26 inches. 26 inches lang yung pinaka-garter niya kasi malaki naman yung banat ng garter. Ayan siya. Tapos yung pinaka-crotch, yung ting wide niya, 1 1/2. Pakilista na lang. Ayan. Tapos yung kanya naman ditong details, nagbabalang ako dito ng 3 inches, pwede na yon para sa lagayan ng, sa placement ng bulsa. Yan, opening yan dyan. Tapos yung pinaka-wide niya, syempre 5 inches, si standard po yan. Yan. Ganyan siya kinoconnect dyan. Naglagay lang ako ng mga pikete para sa guide ng cutting. Kinoconnect siya dyan. Para sa sewing naman, masusundan niya ito. Ayan. Para pa-diretso nyo dyan sa tahiin. At yung pinakahaba naman po ng ating pants ay 36 inches. Tapos yung free size niya dun sa pinaka-base na ginaya ko kanina original. 34 lang po yun. Pero nasa sa inyo yun. Pero feeling ko sa iba, medyo maiksi yung 34 inches. Pero okay din naman. Ayan. Meron kasi ibang pants na 36 to 38 to 40. Depende sa size na gusto nila. Sa atin naman kasi mga Pilipina, maliliit lang naman ng mga Pinay. Kaya cute size lang. Carry na yan. So ito lang nga siya. Papakita ko sa inyo kung paano nangyari yung pattern na yon. Ayan. So ito siya ulit. Pakita ko lang ulit. Ayan. Buo siya sa side. Wala siyang side seam, kundi bulsa lang. Ganito lang naman siya, ayan. Ganito lang naman kanya. Buo yung part na yan na pattern. So, folded on cloth siya, folded siya sa pattern. Tapos, nilagyan lang siya ng slash. O, nilagyan lang siya dito ng cut sa pinaka-gitna niya. Ito yan, buo yan dyan. Pati dito sa gilid, ayan. Yan lang yung pinaka-cut niya. Dito lang siya, lalagyan ng cutting machine ng cut hanggang dyan lang. Para malagay lang yung bulsa. Tapos may pikete yan dyan. Ayan. Ano pa ba? So, ito siya, yung details na yan. Ito kasi yung pinaka-actual na to. Nabili lang din to online.
Yan. Masyado kasing makipot yung bulsa niya. Pero ang ginawan ko lang kasi yung sa aking side na much better din naman. So, ayun na nga siya. Pag na-fold mo siya dyan ng 1 inch, yung ating garter, dun na mag-base, dun na mag-start yung base na 3 inches pababa mula doon. Dun tayo mag-start. Kasi itong pinaka, itong yellow na original, sobrang baba. Kiginawa ko siya ng sarili kong basihana. 3 inches yung pinaka-standard ko bago yung opening ng bulsa. Ayun lang po. Ayan, syempre, huwag nyo ito, syempre, itong vlog na to, syempre, kung may natutunan naman kayo, syempre, please naman, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, comment, at mag-subscribe. Ayan siya. Ito na po yung ating terno. Shout out po sa inyong lahat dyan na nanonood sa buong mundo. Thank you. Ingat.